natin pwersahin. Handa na naman po kung ano man pong maging sagot niya eh. Sumusuko ka na? Hindi naman po natin mapipilit kung sino yung magugustuhan ni Billy, di ba? Yun totoo. Pagka-ingitera mo, papansin ka, user-friendly ka, yung sobrang spoiled ka, at higit sa lahat, self-centered ka. Minor lang naman. Sabi mo, hindi mo siya gusto, di ba? I lied, guys. Matagal ko na siyang gusto. Should have told us from the start, man. Bakit nagsilunggaling ka pa? Apat na nagkagopo ang mga lalaki na pangarap ng maraming babae ang nagkatopak na magkagusto sa akin. Lilinaw din lahat yan. Kung makakapili ka ng isa, sana si Andrew. Ako naman talaga diado dito eh. Ako? Oo, no, ako. Alam niyo, mami lang si Ethan. Nagkakaganito tayo. Bakit? Give up niyo ba si Billy? Hindi, no? Siyempre, hindi. Ako din. Hinay-hinay lang, ha? Oo na. Ganda mo. Apat yun. Pero ito mapapangako ko sa'yo. Sa oras na makapili na yung puso mo kung sino sa kanila, at pag yung taong yun, sinaktan ka, ako makakarap nila. Guys, I made breakfast. Pusok ba ako? Mag-workout ako eh. Just about Billy. Again, I'm sorry. Hindi kulang ginawa mo. You lied to us. Alam kong wala akong labang giitan, pero hindi ako susuko. Mahal kita. Itaw mo siya! Yuan, ano ba? No! Yuan! Andoy! She's mine! Ay! Stop it! Billy's mine. Sinabi ko sa'yo na gusto ko si Ethan. Sinabi ko sa'yo yun! Hindi ka lumayo! Hindi ko pa nakontento sa tatlong to, ha? Ano ko sa akin yung pilit? Di ba sinabi ko sa'yo na gusto ko si Ethan? Gusto ko si Ethan! Hindi mo, Billy? Hindi mo! Hindi mo! Binangungot po kasi ako. Si Andoy kasi, si Yuan tsaka si Jai, pinag-agawan ako. Tapos, biglang dumating si Ethan. Sabi niya, stop it! Billy's mine. Tapos pumunta siya sa akin, tapos niyakap niya ako. Tapos, biglang dumating si Mariko. Naway tuloy ako. Ganda mo. Eh, totoo kasi yun. Ay, Billy, ang kuya mo, araw-gabi, nag-iisip. At nakahanap ako ng napakagandang paraan kung paano mo pipili ang nararapat para sa'yo. Talaga? Pan. Yuan, Jai. Si Ethan. Nauna na siyang umalis. Baka he went to Billy. You wanna find out? Tawagan natin siya. Huwag na. Hayaan na muna natin si Billy. Tama si Andoy. Sigurado ako na bigla si Billy sa confession ni Ethan sa kanya. Tsaka, hindi naman natin mapipigilan si Ethan eh. Pare-parehas naman tayong walang karapatan kay Billy. Bunutan. Tapos kung sino makukuha mo, edi sana. Ikaw, sige lang yung kagbinuang, Bats. Ano, sumeryoso ka, anak. Nahihirapan na yung kapatid mo na mo problema. Eh, hindi niya malaman kung saan ilalagay ang buhok niya. Ah, oo nga. Kaya lang naman! Nakakalat yung buhok mo! That's not the point. The thing is that he lied to us. We asked him so many times, diba? And sabi niya, friends lang ang tingin kay Billy. Pero alam nyo, naiintindihan ko na may paliwanag ni Ethan kung bakit hindi kagad siya nagsabi sa atin eh. Tsaka isa pa, mukhang sincere naman siya sa paghingi ng sorry. Basta ako, I won't back down.
invite ko siyang lumabas. I'll call her. Jai. Hey! Bigyan muna natin ng time si Billy. Eh, umalis si Mariko, be. Oo, bumalik ka na lang next time. Eh, bakit? Magtatagal po ba? Hindi naman niya sinabi, pero... Eh, bigla siyang umalis eh. Mukhang nagmamadali eh. Mukhang importante yung pupuntahan niya. Sige po, babalik na lang ako. Oo, next time na lang. Balik-balik ka na lang dito. Hi. Buko juice muna kayo, oh. Inalang ko kayo, eh. Salamat. Abot ko na lang. Pakidistribute na lang, ha? Amelia, ano? Napag-isipan mo na ba yung concert tour natin? Kasi kailangan na ako magpa-schedule ng visa application. Tsaka kailangan ayusin ko na yung itinerary natin. Saan kayo pupunta? Marami. Meron namang free days in between the concert, so... Pupunta tayong New York. Manonood tayong Broadway musicals. Ay, naku. Napanood ko na yun. And I saw them in London. Pwede tayong mamasyal sa Central Park. Overrated. Mas maganda sa Trafalgar Square. Sa Sanfo, pwede tayong mag-Golden Gate Bridge. Golden Gate? Sa Sanfo? Golden Gate? Ay, naku, Beatrice. Alam mo, nung nakita ko yun, nasabi ko, ay, ito lang. It doesn't compare to Tower Bridge, London. Hashtag Inglaterra. Amelia, I promise you, mag-enjoy ka dun. Ano, sasama ka na? Hindi sasama. Amelia, totoo ba yun? Ay, nako. Ba't hindi na lang kasi kayong dalawang magpahabaan? Huh? Pasensya. Alam mo, Adonis, itong si Wilton, mahaba. Oy! Ang pasensya niya. Dami mo sinasabi. Selfie na lang tayo. Ako? Ang manahimik na mo. Ayan. Billy! Ano gagawin mo dyan? Kasi... Wala naman akong pagagamitan nito, eh. Maghahanap ako ng mga batang may gusto. Please, wag muna. Kasi kukunin ko din yan sa'yo soon. Teka, ano nga palang ginagawa mo dito? Gusto ko lang mag-sorry sa'yo. I shouldn't have confessed to you na ganyan. Masyado kitang binigla. Idiretsyahin na kita, ha? Siguro kung noon ka nagtapat sa akin, masaya to eh. Kasi aaminin ko sa'yo, crush kita noon. Pero yun nga, tumagal, tapos nalaman kong may girlfriend ka. So, unti-unti kong tinanggap na magkaibigan tayo. Kaya, katulad din ng sinabi ko tungkol dun sa pagbibisikleta, Ethan, sa ngayon gusto ko munang mag-bike mag-isa. It's fine. I had no expectations when I confessed. Gusto ko lang sabihin sa'yo yung feelings ko. Alam ko nang galing ako sa isang relationship. Pero believe me, sigurado ako sa nararamdaman ko sa'yo. Hindi ko talaga alam kung anong sasabihin ko sa'yo. That's enough for now. Hira ka naman kasi. Gaya-gaya pat ng ano? Maya. Ikaw! Sabi ko, gaya-gaya pat ng Maya ka. Paano? Ginaya mo silang tatlo. O so ngayon, sama-sama na kayo. Ang utak ko, sasabog na. Hindi gaya-gaya pat ng Maya ka rin. Bakit ako? Anong ginawa ko? Kasi ginulo mo na ng utak ko. I was fine. Then I realized, I like you. Kaya mind ko, bolero. Gaya-gaya pat ng Maya ka talaga. Gaya-gaya pat ng manat. Nang ano? Nang ano? Sige, try mo.
Minikaniko ni Monica ang makina ng minika ni Monica. Minikaniko ni Monica ang Minikaniko ni Monica ang makina ni... Hindi, mabilis. Ang sa akin lang naman kasi, bakit mo ko pinangunahan? Akala ko ba sabi mo, hahayaan mo kung magdesisyon para sa sarili ko? Ano, wala ka bang tiwala sa akin? Ha? Wala lang tiwala doon sa mukong na yun, eh. Sorry na. May, Pawi, ligyan na po, kain na po tayo. Dahil napakasarap ng ulam. Paksiw na maasim. Kapatid? Pasok. Hi. Kasi may bago akong design sa t-shirt ko. Eh, gusto ko sanang malaman kung bebenta. Kailangan ko yung opinion mo. Okay lang ba? Oo naman, kuya. Nako, paalam mo lang. Kailangan ko ng distraction para hindi ko maisip yung Jaya. Ano ba yan? Team Ethan. Kuya! Ano? Ouch! Kasi naisip ko, mami na rin siya. Eh, I'm sure, bibili na rin siya ng ganito. Kuya, pwede ba magtanong? Paano kung yung matagal mo ng crush umamin sa'yo na gusto ka na niya ngayon, anong gagawin mo? Kapatid. Oo. Kilala kong sino yan. Si Ethan, no? Ibabalik ko sa'yo yung tanong, eh. Anong gagawin mo? Ikaw nga alam. Kaya nga tinatanong kita. Doon ako nagtataka kasi di ba dapat pag ganun kiligin ako? Bakit? Di pa ba? Slight. Pero kasi ganun din yung naramdaman ko nung umamin yung tatlo. Hindi ako sure, Billy, ah. Pero baka dalawang dahilan lang yan. Una, hindi mo pa siya mahal noon. Crush pa lang. Yung pangalawa, naka-get over ka na siguro sa pagkagusto mo sa kanya. So, alin dun? Alam ko, hindi ko dapat ginagawa to. To be honest, I've wanted to do this for a long time. Pero nung nalaman ko na gusto ka rin ni na Andoy, this would complicate things. Bakit ngayon mo lang sinabi? Because I can't keep quiet. Because I can't stay away from you. Si Mia. Tagal ko nang kinalimutan si Mia. Hindi ko alam. Para kasing nasanay na akong kaibigan siya. Kasi nalaman ko nga may girlfriend. Tapos nakita ko kung gaano niyang kamahal yun. So, ayun, unti-unting nabawasan yung pagkagusto ko. Kapatid, hayaan mo nang yung panahon. Yung magbigay sa'yo ng sagot kung sino ba talaga ang pipiliin mo sa kanila. Dahil dyan, umorder ka na. Ano ba size mo? Kuya. Hindi, may slim fit, may regular. So, alin doon? Gusto mo bang mas malaki yung mukha nito? O ano, gusto mo ba yung talagang titigan? Nagre-review ako, kuya. Na. Gusto mo ba ibang hairstyle niya? Ako lang. Hindi ka titin. I went out of town, anak. Nabura ko dyan sa Manila, eh. Basta I'll be back in a couple of days. Pagbutihin mo sa office, ha? Sige, maingat kayo. Hi. 1, 2, 3. Nasaan si Ethan? Where is he? Hi, Lola. Hello. Guys, I thought you guys might be hungry, so dinala ko lang dito yung pagkain. Kain tayo? Sugpa ako. Ako rin. Balik. Sit down. Come on, sit down.
you eat. Pagkatapos yung kumain, mag-uusap tayo. Ano ba naman si Kuya? Sana nagsabi siya atin na may sakit siya para nakakuha tayo ng ibang driver. Eh, Beko, ako nalang kaya magdala niya para makita ko pa yung mga UN Papas! Gusto ko yun! Mariko, pwede ba tayong mag-usap? Sige na. Buti naman, may time ka na kausapin ako sa sobrang dami ng mga manliligaw mo. Marika. Bili, huwag ka na magdenyo kay... Alam ko na may gusto sa'yo si Ethan kasi nakita ko kayo. Marika, hindi ko naman ginusto. Hindi mo na naman ginusto. Nayap to ko. Ay, Be, ako na lang magdadala niya, Be. Ako. Mariko! This thing with you and Billy, you should settle this like real gentlemen. Hindi yung nag-iiwasan kayo. Na-insecure ba kayo? Kaya nawawalan kayo ng confidence na magdadamove kay Billy? Kaya nung mag-confess itong si Ethan, taob kayong lahat, ha? No, Lola. I'm very confident. Ako din po. Ako rin po. Ah, yun naman pala eh. Next question. Sino ba sa inyo ang urong? So, wala palang may gusto na mag-giveaway dito. So, how do we settle this problem? For heaven's sake, hindi kayo pwede forever na ganito. Malalurky ako sa inyo! Kailangan mapatunayan natin yung panliligaw natin kay Billy. Ano kaya kung magdebate tayo? Si Andres bang pangalan mo o si Rizal? Hindi na uso yan. That's too boring, man. We can ask her. No! That would be unfair. You have the advantage. That's not true. She says she's confused. Yes, it's true that she liked me before. But now, we're on even ground. I'm telling you. Manligo tayo lahat sa kanya. Then let her choose. No need for fights. Ethan has a point. Si Billy ang may last say sa lahat ng ito. Siya ang dapat ninyong tanungin. Mariko, wait. Wait lang. Tulungan na kita. Sige na, Billy. Kaya ko na. Ako na. Magbibihis lang ako. Samahan na kita. Na, sige na, mabigat eh. Hindi na. Sige, hindi na. Sige, hindi na. Ako palit. Ako na lang. Ako na lang. Sige na, ako na. Sige na. Billy, ako na kasi. Ako na. Ako na. Ay! Kulit-kulit mo kasi. Sorry. May nagustuhan nila sa'yo yung pagiging makulit mo. Kulit din naman ako, pero bakit hindi ako yung gusto nila? Sa totoo lang, hindi ko naman talaga alam eh. Tanong ko rin yan sa sarili ko. We have been talking about Billy for months now. Pero ni minsan hindi ko malang naitanong sa inyo, ano ba ang nagustuhan ninyo sa kanya? Hindi naman siya matangkad. She's very tiny. Oo, ano na? Kahit anong isip ang gawin ko, hindi ko naman talaga malaman yung sagot kung bakit ako yung nagustuhan nila. Dahil kay Billy, lumalakas yung loob ko. Kasama ko siya, hindi ko alam, pero lagi ako masaya eh. Pasensya na, Lola. Hindi ko po masabi kung ano yung pakiramdam. First time ko po eh. Boring akong tao. Kahit sinusumitan ko siya noon, naging mabait siya sa akin. Ang dami kong bagay na nakita sa ibang perspective. Dahil sa kanya. Ang taray-taray ko, hindi naman ako sweet kagaya mo. I think she helped me become a better man. Nagbago ako dahil sa kanya. Madalas akong walang sense kausap. She puts others first. Lagi siya nandyan nung kailangan ko ng kausap. Hindi ko napansin na gusto ko na pala siya. Tsaka Diyos ko, wala naman ako ibang inisip, kundi yung career ko, yung goals ko, hindi yung mga love life na yan. Alam mo naman yun. Eh, yun nga eh. Dami-dami mong flaws kumpara sa akin, pero ikaw pa rin yung gusto nila. Mariko, kung kaya ko naman makipagpalit ng sitwasyon sa'yo ngayon, ginawa ko na. Hello, ang hirap-hirap na kaya na nangyayari sa akin ngayon. Isipin mo,
Ang hirap ng feel na kaibigan ko sila, tapos biglang ang awkward. Gusto kong kiligin, pero hindi ko magawa. Isipin mo, apat silang may gusto sa akin. Ay! Ay! Teka, may kukuhanin pala ako sa taas. Okay lang ba sa'yo? Pwede akong umakyat? Kasi ikaw naman ang nagdesisyon eh. Pwede? Ito naman eh. Parang ganyan, ha? Mag-usap naman tayo. Ah, yan ang desisyon mo. Mag-usap tayo. Hindi ako pwedeng umakyat. Wala naman ako magagawa dyan. Desisyon mo yan eh. Dito lang ako. Dito lang ako. Ah! Ay! Bagsak ba? Saan ko punta? Ha? Kailangan kong gawin to sa Master Bat's Teascape. May naisip po akong bagong idea sa Master Bat's Teas! Parents Edition, Team Pawi versus Team Mamay! Kayo naman, di naman mabiro. Sige, gagawa na rin po ako ng Team Andoy at Team Ethan na t-shirt. Kanyano bang katindi yung galit mo? Hindi ko naman sinasadya eh. Aminin mo na kasi na natutuwa ka sa atensyon nila. Sabi ko naman, mali ko. Parang di mo naman nakakilala si Billy to. Yung pinsan mo, kung makapagsalita ka, parang isa akong flirt na nag-i-enjoy sa atensyon ng mga lalaki. Bakit may sinabi ba ako? Ay, mga kasi sa akin ganun ah. Ayaw mo kasing makinig sa akin. Ilang beses ko nang ipinapaliwanag sa'yo. Kala ko tuloy okay na tayo. Insensitive mo kasi, hindi mo naman mag-guess na kailangan ko ng space na kailangan ko makaget over. Konting panaw lang yung kailangan ko kung pamabigay sa akin. Mariko, hindi ko naman kasi alam. Hindi naman ako manghuhula para malaman ko yung nararamdaman mo. Naalala mo ba yung pinag-usapan natin sa team building? Yung tungkol dun sa sapatos? May nagustuhan tayo na magkapares na sapatos. Kaya lang, di ba last term na yun? Pero kahit last term na yun, binigay mo pa rin sa akin. Mariko, di ba sabi ko sa'yo, kung kaya ko, ibibigay ko. Pero magsabi ka naman. Sorry. Kasalanan ko. Ayun na. Bakit yung nakakatawa? Nakatingin sa akin. Para kasing ewan, nilag mo ng icing yung sarili mo. Papunta kang bar, di ba? Mga yung mukha mo. Mas nakakatawa yung itsura mo. Sa bibig mo pa. Billy, sorry na. Wala na yun. Okay na yun. Lagkit natin. Oo nga, kanina. Parang hindi masarap yung cake mo ngayon. No? Ay, oo nga. Paano ba naman kasi nabubore na ako sa pag-bake ng cake? Si Mama lang naman yung may gusto na maging pastry chef ako eh. Bakit? Ano ba gusto mong gawin? Yung nga, eh, di ko din alam. Alam mo naman, simula pagkabata, si Mama'y nagdi-desisyon para sa akin. Eh, kahit nga yung pagkakagusto ko dun kay Ethan, lahat yun influence ni Mama. Kasi yun yung type ng gaya na gusto niya para sa akin. Eh, bakit pa kasi natin sila pinag-aawayan? Si Jai, napaka-babaero. Oo nga, no? Si Yuan, napaka-suplado. Si Ethan naman, napaka-gentleman. Parang hindi na totoo. Eh, si Andoy. Mabait. Pero napaka-torpe. Saan mo may na-realize ako? Parang silang mga perfect, pero hindi naman pala. Oo nga, no? Eh, kung basta din ko kaya silang lahat. My God.
Guys, I am so glad you were able to talk about it. Ngayon, magkaibigan sila ulit. Hashtag solid again. Guys, just wanna say I'm sorry again for what I did. Nagkasundo na naman tayo sa gagawin natin, di ba? Si Billy na yung magde-decide. Okay na yun. Ethan, I'm sorry. Pasensya na. I'm sorry too, guys. Bakit naman? Dahil sigurado ako. Akong pipili niya. That's what I like about you, Jai. Funny ka, because I was clearly a joke. Let's wait and see. Ang tunay na lalaki, idinadaan sa gawa. Ang pagmamahal niya sa isang babae, hindi puro na lang ganda. Hashtag real men. O mga tol, kahit sinong piliin ni Billy, ah, huwag tayong mag-away-away. O naman. Three. Kaya? Jaya! Ang aarte ninyo? Akala ko kanina doon, iiyak na kayo eh. Tapos ngayon, nagtatawanan pa kayo. Naku, hindi ko na alam. Masisirang ulo ko talaga. Malalurky ako. Halina nga kayo, doon na tayo sa labas. Ay, naku. Talagang, naku, Diyos ko. Atakiin ako sa puso ko minsan yan sa mga batang yan. Oo. Relax. Bago tayo maligaw kay Billy, kailangan malinaw yung rules natin. Lang dapat magsisira. Wholesome lang ang panliligaw. Walang mangkikis. Walang out-of-town dates, okay? Too many rules, just spoil the fun. Cheers. Sinundo siya kanina ni Andoy. I'm sure Billy's mom told him about it. I can feel that she likes Andoy for Billy. Wala yata family members si Billy na boto sa akin eh. Totoo yan, no? Gusto kaya kita. Kayong mga kakaibigan, ha? Iniisa-isa nyo kami, ha? Walang problema doon. Timitan ako eh. Oh, may isa pang paparating. Andoy? Hello, this is Billy of Hyper Solutions. Billy? Yes, sir. How may I help you? Sabi ko sa'yo, huwag mo na akong tawagin, sir. You want? Yes. This is me. You and me. Tigilan niyo na yung pangungulit niyo sa akin at sa pamilya ko. Mabuti sana kung ako lang ang nakakulitan eh. Matitiis ko pa yung part na yon. Pero kung pati pamilya ko, idadamay niyo dyan sa pinagagawa niyo, ibang usapan na yon. Pag ito nagtuloy-tuloy pa, mga sir, mas mabuti pang tigilan nyo na lang ako.